medyo mukhang off topic tong nalaman ko para sa pag-uusapan natin ngayon. Pero promise ko mamaya, magkakaroon to ng sense. So may na-discover ako na may dalawang klase kung paano ang tao manood. Yung una ay yung mga kakauwi lang galing sa school o sa work. Medyo pagod sila, so paparelax muna sila sa kama o sa mga upuan sa sala. Bubuksan nila yung TV, susubukan manood ng YouTube, Netflix, o kahit sa mismong signal lang ng TV. Magbubukas ng kahit anong channel o movie. Hindi naman mahalaga kung anong movie yon o anong palabas, basta mukhang interesting, mukhang masaya, mukhang engaging. Tapos ilalabas nila yung phone at titingin lang sa social media, hahanap ng mga bagong balita habang kumakain, ng kahit anong nakita nila sa lamesa o sa ref habang yung TV nakabukas lang. As in, nandyan lang sa harap nila. Tawag dito, passive movie watching. Yung pangalawa naman, medyo iba sila sa kung paano sila manood. Medyo intentional sila sa gusto nilang makita. Siguro itong papanoorin nila, nakita niya yung ganda ng reviews nito o narinig niya to galing sa mga kaibigan at sinabihan siya na maganda talaga tong series o movie. Nagplano siyang manood mamayang gabi, mag-i-invite ng mga kaibigan na makakasama o pwede ring solo lang siya sa panonood dahil mas enjoy na to. Ilalagay siya ng earphone sa tenga at sobrang focus talaga niya sa pinapanood niya. Like, gusto niyang maintindihan yung sense o yung plot ng movie o series. Kaya, nandun lang yung full attention at sobrang engaged siya sa buong oras ng panonood. Tawag naman dito, active movie watching. Now ako, mahilig ako manood. Isa to sa mga paborito kong gawin. Kung ilalagay ko yung sarili ko sa mga sinabi ko kanina, siguro nandun ako sa pangalawa. Big deal sa akin yung panonood. Pag may naayawan ako, hindi ko talaga itutuloy. Pero pag may nagustuhan ako, ready akong ibigay itong time na meron ako para tapusin ko itong movie o series na na-discover ko o nirecommend sa akin. Gusto ko yung nakafocus lang ako kasi alam ko yung sense of satisfaction na nag-gets ko yung buong story. Now, hindi ko sinasabi to para i-flex sa inyo kung gaano ako kadisenteng tao sa panonood. Isa lang ako sa napakarami tao sa mundo na mahilig din, if not, mas mahilig pang manood ng mga palabas kaysa sa akin. Ang gusto ko lang sabihin ay itong dalawang klase ng panonood, pag nagawa natin to ng hindi tama, pag umabot tayo sa point na hindi healthy, ay pwede nitong apektuhan yung buhay natin sa pakikisama natin sa ibang tao at sa mga gawain na meron tayo. Ang pagiging actively engaged sa isang bagay ay nagpapakita na yung bagay na yon ay mahalaga. It doesn't matter kung sa school mo yan, sa trabaho, sa pakikipag-usap sa kaibigan. Once na naging actively engaged ka, pinapakita mo na mahalaga tong ginagawa mo. Maganda yun. Maganda na nagbibigay tayo ng value kahit sa mga maliliit na bagay na ginagawa natin. Pero may problema. Ang pagiging actively engaged ay nangangailangan ng energy. At ang energy ng isang tao ay may certain limit. Hindi mo pwedeng ihigit yung ginagawa mo sa energy na meron ka lang. Ang magandang example dito ay, let's say si John. Isa siyang estudyante. Halos lahat ng oras ni John ay nasa school. Sinusubukan niyang tumulong sa mga problema sa klase, class problems. Yun ang tawag sa mga problema sa klase. Ginagawa niya yung best para maayos ang grades niya at hindi mawaba. Lagi siyang sumasali sa mga usapan, lagi siyang tumutulong. Maganda yung ginagawa ni John. Pero meron din siyang pamilyang inuuwian. At dahil actively engaged siya halos buong araw, pag-uwi niya ay diretso lang siya sa couch, binuksan niya yung TV, kakain. Typical na sinusubukan mag-relax, pero pinapagalitan siya ng mama niya dahil nakalimutan niya yung bilin sa kanya kahapon na dapat niyang gawin ngayon, pero sinusubukan niya lang niya i-ignore to dahil pagod siya. Okay lang siguro kung minsan lang to nangyayari, pero marami sa atin nakakaranas ito. Hindi lang every month or every week, madalas araw-araw. Maybe ikaw si Jan. Maybe binibigyan mo ng maraming energy yung mga bagay na hindi naman dapat bigyan, yung mga bagay na hindi naman talaga nagpapasaya sa'yo. Hindi naman natin kailangan tingnan palagi yung ilang likes na meron yung bagong mong profile picture. Hindi mo naman kailangan mag-compose ng mahabang tweet para mag-run sa isang bagay na wala namang parte sa buhay mo. Hindi ko masasabi lahat pero iilan lang to sa mga hindi natin napapansin pero ginagawa araw-araw. Napakalaki ng impact ng pag-advance ng technology sa buhay ng mga tao ngayon. Ang daling makahanap ng mga makakainan gamit ang internet. Ang daling
maging updated sa paborito mong artista. Ang daling maghanap ng mga libreng palabas na pwede mong panoorin anytime at kahit saan. Ang daming bagay noon na akala mo hindi magiging madali ngayon. Nasa kamay na lang natin lahat ng information na kailangan mo. Pero ang problema, dahil naging sobrang dali na lang ng lahat ng bagay ay sabay-sabay na natin ito nakukuha. Mukha siyang positive dahil less time consuming, pero in the end, nakakapagod. Para kang nanonood ng dalawang movies sabay magkatabi, sinusubukan mong intindihin parehas. Of course, walang gumagawa nun, unless na lang kung ginagawa mo. Pero hindi natin napapansin na kagaya nito, na nagiging actively engaged tayo sa maraming bagay. Minsan sabay-sabay, minsan araw-araw. Kaya minsan napapaisip ka kung bakit lagi ka pagod kahit wala ka namang ginagawa masyado. Maybe yung habit mo ng pagpapahinga ay hindi talaga pagpapahinga. O maybe wala ka naman talagang ginagawa pero marami kang iniisip, which is pwede pa rin i-consider as actively engaged. Napapagod ka pa rin kahit nakahiga at nakatulala ka lang. Kaya minsan napapaisip ka kung bakit lagi kang pagod kahit wala ka namang ginagawa masyado. Maybe yung habit mo ng pagpapahinga ay hindi talaga pagpapahinga. O maybe wala ka naman talagang ginagawa pero dahil marami kang iniisip, which is pwede pa rin i-consider as actively engaged, napapagod ka pa rin kahit nakahiga at nakatulala ka lang. Maganda na maalagaan natin yung reputasyon na meron tayo. Mahalaga na maalagaan natin yung mga bagay na meron tayo. Pero ang pinakamahalaga pa rin na dapat di natin makalimutan ay yung maalagaan mo rin yung sarili mo.